Good day mga katropa. So, bali ngayong araw mga katropa, samahan nyo ako na pupunta sa Tagaytay branch mga katropa. So, bali, may schedule kami ngayon ni manager ng Palit Tagaytay na pupuntahan na customer nila. So, bali, may schedule ako ngayon mga katropa. Pupuntahan namin yung customer nila na Honda PCX160 dito sa Abadeo, Cavite mga katropa. So, bali, ang concern pala ni customer mga katropa ay hindi na niya mabuksan yung motor niya gawa ng nalobat na yung battery. Kasi nawala na niya yung emergency kit niya na dalawa mga katropa na ginagamit. Masakaling malobatan ka ng battery at yun po yung gagamitin natin mga katropa kapag bubuksan natin yung motor. So, ang plano, bubuksan lang muna natin yung upuan tapos i-charge yung battery niya para magamit ni customer mga katropa. So, yun nga mga katropa, magpapagas na tayo. So, medyo malayo-layo pa yung pupuntahan natin. So, check natin yung gas natin ay empty na. Nasa red na siya mga katropa. Mapapagas muna tayo dito sa may sea oil mga katropa. Para dire-diretso yung biyahe natin mamaya. Bali, napakarga na nga rin ako dito mga katropa ng 100 pesos. So, bali, napakatipid naman itong motor natin mga katropa. Malayo na yung tatakboy ng 100 pesos na yan mga katropa. So ito na nga mga katropa, nandito na tayo sa Tagaytay. So bali yung branch pala namin mga katropa diyan, malapit dito sa my circle. So pag pupunta kayo ng Tagaytay, mandang kanan po siya mga katropa. Tapat siya ng Manginasal. So ito yung pinaka branch namin mga katropa sa Tagaytay. So yung mga katropa natin dyan na gustong kumuha ng motor malapit dito sa Tagaytay, pwede nyo siyang pasyalan mga katropa. So napakakadali lang pasyalan itong branch namin mga katropa. Bago mag circle, bandang kanan lang. So maraming establishment na dito mga katropa. Ayan, so KFC. Ayan, lalagpasan lang natin yung KFC na yan. So ito na po yung Rupali. Katabi po siya ng hardware. Ayan. So nandyan yung mga unit nila naka-display sa labas mga katropa. Ito pala yung mga available na unit mga katropa na pwede nyong applyan dito. Meron silang mga Bergman 125 na kulay puti. Ayan. Kulay black. Ayan, meron siya ng Mio gear dito. Ayan mga katropa. Tapos sa click 125 sa likod, merong kulay puti at black mga katropa. Ayan, so yung mga katropa natin naghanap ng Mio gear, meron tayo dito. Bergman na black, white. Ayan, available. So yung available lang na kulay dito, black saka white lang po yung click natin mga katropa. Tapos tignan natin, silipin natin kung ano pa yung mga motor dito sa loob. Meron silang pampasada dito na YTX, yan. Tapos merong Sniper, 155, Bergman, tapos Click 160. Tapos Smash, yan, Raider Curb. Okay. NMAX. May NMAX pa dito mga katropa na dalawa. So, nandyan sila sir. Ma'am, yan, busy-busy. Yan po yung mga katropa natin dito sa Rupali, Tagaytay mga katropa. Okay, si sir, yan. So, si Sir Lloyd at antayin lang natin si Sir Lloyd na makausap yung customer para mapuntahan natin. So check natin mamaya mga katropa kung ano yung naging problema ni customer sa PCH niya. At sana mapuntahan natin agad-agad para hindi tayo maabutan ng ulan. So okay. So yun mga katropa, palis na pala kami ni Sir Lloyd. So bali dala-dala na ni Sir Lloyd yung Yamaha parts na for warranty. So bali bibigay namin sa customer yan, tapos dadaanan na lang namin sa kanya yung defective parts. So yun po yung napagkasunduan dahil
siya na daw po yung gagawa sa kanyang motor. Okay, so yan pala si Sir Lloyd, mga katropa, yung episode dito sa Ropali, Tagaytay. Okay, so sasamahan tayo kasi hindi ko naman alam kung saan yung customer nila. So bali 9 a.m. na po ng umaga, mga katropa. Saan tayo, sir? Yan. Ay, U-turn? Pwede pa dito? Ah. Wala naman nakalagay na bawal eh, no? Wala naman nakalagay na bawal. So ito na, mga katropa, idadaanan namin kay customer yung parts ng Aerox 155. Actually, may shop kasi ito, mga katropa. Bali, siya na lang daw yung magkakabit at dadaanan na lang daw namin yung defective parts. So, para sa akin, wala namang yung problema kasi may mga ganun talaga. Gusto niya, siya yung gagawa yung gagawa sa motor niya, mga katropa. Bali, may shop kasi siya, mga katropa, naggagawa siya ng mga rouser, Kawasaki na rouser, tapos mga Duke KTM. So ito pa yung shop ni sir, mga katropa. So mayroon din siyang mga second hand dito na parts. Kung gusto niyong bumili, pwede niyong puntahan to, mga katropa, dito sa Tagaytay. So ito yung mga second hand na ginaayos nila, puro rouser. So kung napapansin yung mga naka-display doon, mga katropa, mga second hand yan, mga katropa. Tapos meron din siya lang mga original na genuine parts na Kawasaki, mga katropa. Meron din sila dyan. So ngayon, ipapareceive lang namin itong parts bago kami pupunta sa schedule namin na customer. Okay. Ipapareceive lang namin yung parts, tapos diretso na kami sa Amadeo, yung mga katropa. So meron silang mga cover doon. Oh. Rouser Duke na 200. Tapos mga cover. Mga iba-ibang pyesa, mga katropa. Maliban nyo sa second hand, meron din silang mga original parts. So yun na nga, mga katropa, tapos pupunta natin yung PCX sa Amadeo. So igagay tayo ni sir, syempre hindi natin alam kung saan yung papuntang Amadeo dito sa Tagaytay. Okay, let's go! Dire-diretso lang daw ito, mga katropa, tapos kakanan tayo sa may kantong papasok Amadeo, mga katropa. At dito na nga, mga katropa, dito na tayo kakanan. Okay, dito sa may gasolinahan, mga katropa, papasok dito. Ito daw yung papuntang Amadeo. Dire-diretso lang daw ito, mga katropa. At matutumbok na natin yung Amadeo. Actually, first time kong makadaan dito, papuntang Amadeo. Kasi laging Tagaytay yung dinadaanan ko, mga katropa. Maganda naman yung daan dito, sementado at maluwang, mga katropa. We're about to turn it on.
Mateo. Ay, bahadya. Bahadya, pero... the place. Massage spa. Massage spa pala dito eh, oh. Ay, bahay na yun, malaki. Masahe dito. Oops, yeah. Dito to ata mismo talaga. Sa una yan? Babakan niya yung bahay sa likod. So yan mga katropa, nandito na kami sa bahay ni customer. So bali, hanapin lang namin dito kung saan nilagay ni sir yung motor niya. So nandiyan si Sir Lloyd, bali pinuntuan niya yung tao dun sa loob. Magtatanong mo daw si Sir Lloyd para sigurado kung dyan talaga sila mga katropa. Malumog ba sa loob? Nasa baba ito eh. At baka meron gaano dito sa likod, tanong mo. Kasi hindi ko. Oo, baka yan yung gate na yan. Kung may muna bela sir, kung nakalock, hindi naman. Okay na po kasi sabi. Oh, hindi naman, yung ulo natin. Eh. Ay, sigurado walang daga dito. Hindi din naga. May pusa eh. Yun na ginagamit ni sir talaga, no? Sinasira. Okay. Problema, ayaw mabuksan. Sarado. Hello, bat. Ito na mga katropa, binubuksan ko na nga. So bali, ang kwento pala ng motor ni sir mga katropa na PCX 160. Bali, ang nangyari kasi dito, nawala niya yung remote niya dati. Bali, nawalan yung remote niya, nasabay yata yung emergency key niya mga katropa. Kaya nung nawala yung remote, nawala din yung emergency key niya, tapos yung ID number niya. So bali, ang ginawa niya, as installment to, hiniram niya yung isang ID number dun sa mismong pinagkuhanan sa bangko mga katropa. Dun yung hiniram yung number para mapa-start niya lang yung PCX 160. Tapos hiniram din niya yung emergency key pa na isa. So bali, pagkahiram niya yung emergency key na isa mga katropa, bali nalaglag din niya mga katropa, nawala din niya, kaya wala siyang magamit. Bali pala, yung mga katropa natin dyan na hindi nakakalam, ang emergency key ginagamit yun mga katropa just in case nawala mo yung remote mo or na lobat ka, yun yung gagamitin natin para mabuksan yung pinakaupuan natin. Kasi pag nalobat yung motor mo, kahit may remote ka, hindi mo siya mabubuksan mga katropa, kaya meron tayong emergency key. So yung mga katropa natin dyan na may PCX 160, so kailangan po nakahiwalay po yung emergency key natin sa remote natin para pag nawala yung remote, meron tayong emergency key na gagamitin. Meron nabibili mga katropa na emergency key, so nag-check ako kasi sa Shopee, bali umabot lang siya ng 300 mga katropa, meron ka ng emergency key. So bali, ngayon ang ginagawa ko at tinatanggal ko muna yung plastic cover dito sa may unahan para mabuksan natin yung upuan mga katropa at ma-check yung battery kung kailangan natin i-charge. So ito yung tatanggalin natin mga katropa, yung pinaka-plastic cover niya. So meron na dalawang screw dyan na maliliit para mahugot natin. So bali, medyo makapit lang talaga yung mga plastic ng PCX 160, lalo na kung unang backlash pa lang mga katropa. Ito na mga katropa, natanggal ko na yung unang cover niya. So bali, ito naman mga katropa, tatanggalin natin yung 10mm dito.
para matanggal natin yung pinaka windshield niya dito, mga katropa. 10mm saka 5mm na Allen wrench, mga katropa. Tapos mayroon siyang mga push pin. So bali, apat po yung push pin niya, mga katropa, para matanggal natin. So ito na nga, mga katropa, natanggalin natin yung pangalawang cover. So ito na, nilagay ko na sa ilalim, mga katropa. So bali ang next, mga katropa, tatanggalin natin yung pinaka ibabaw naman niya, mga katropa. Gamit lang tayo ng Phillips screw para matanggal natin yung speedometer niya, AC niya. So tatanggalin lang natin yung pinaka gilid na yung mga Phillips screw dyan para matanggal natin. At ito nga, mga katropa, natanggal ko na yung lock sa may seat. So bali, pag natanggal mo yan, mga katropa, pipindot mo na lang yan kasi wala yung nakalock dun sa may ignition nyo. Pipindot mo na yun, mga katropa, okay na. Mabubuksan mo na yung upuan niya, mga katropa. So ito, nandito pa pala yung helmet sa mga katropa at jacket niya. So bali, check natin yung battery kung okay pa kasi ilang buwan nakatambak to, mga katropa. I-test rin natin mamaya kung okay pa yung battery niya. So ito yung pinaka-battery niya, mga katropa. Mamaya tanggalin natin, i-charge natin kung buo pa. So yan, mga katropa, yan po yung mga tatanggalin natin kung sakali mawalan kayo ng remote. Ito na nga, mga katropa, natanggal lang yung battery niya. So bali, lilinisan lang natin konti. Ito yung mga alikabok. So check natin yan sa tester kung ilang voltahe pa bago natin i-charge. So, tapos check din natin kung nagkakarga pa yan, mga katropa. So yan na, mga katropa, gumamit na tayo ng mahiwagang tester. So check natin kung ilang voltahe. Okay. So bali, sa voltahe pala, mga katropa, hindi ko na napakita yan. So bali, sagad na sagad talaga siya, mga katropa. Nasa point lang, zero point lang yung voltage niya. Meanwhile. So yan, mga katropa, naibalik ko na pala yung plastic cover niya, mga katropa. So bali, tinesting ko kanina yung battery na na-charge. Ayaw lang tumanggap ng karga, mga katropa. At napag-desisyonan na sabi kay customer na bibilihan na lang niya ng bagong battery. At ito na nga, mga katropa, niligyan ko na ng basahan dito sa likod para hindi na nila malak, mga katropa. Kasi bibilihan ko ni customer ng bagong battery. So yun, mga katropa, at okay na din yung matanis ko. So bali, bibilihan na lang niya ng bagong battery para magamit na nga yung PCX-1-6 na. So yan, pauwi na kami ni Sir Lloyd at babalik na kami sa branch, mga katropa. Okay, let's go! So bali sila, sir, mga katropa, meron silang sariling spa, massage spa. Ito yung business nila, mga katropa. Kaya busy, sir, at wala siyang time para madala yung motor niya. Kaya nag-antay lang kung kailan yung schedule yung pagpunta namin, mga katropa. Okay, so hanggang dito na lang, mga katropa. Salamat sa pagsama muli. So God bless everyone.